Ayan yung Tranvia. Meron ng driver, kuya. Ayun. So, pwede ka lang doon sumakay din, ano? So, pagkatapos nito, pwede ka lang sumakay sa kanya. Oo. Pwede na. Ayan. Na daw kami dito sa Tranvia. Tranvia nga ba tawag? Tama? Tranvia. Ah, Tranvia. Sorry, Tranvia. Ayun, trumpet. Oh, Tranvia. Ayan. So, sabi, kuya, basta pumunta lang dito, pwede ka na sumakay. Ah, tama ba yung nilalakaran ko? So, para hindi ka mahirapan masyado maglakad at sobrang laki. At medyo mainit, syempre katanghal. Pwede na ba yan? Pwede na? Ayan, sige. Salamat. So, sasakay kami dito. Yan yung Tranvia. Ututuban din noon to. Eh. Ayan. Oh. Kaya Lola, oh. Ayan, Lola. Oh. Kaya na yung mag-daddy. Oh, pupunta na tayo ng tutuban. Pasa kami lang para balance. Diba yan? Dito ako doon sa kabila. Wow. Ayan ang sarap. Uy. This is the old drain, anak. Oh. Ha? Maya-maya sunod-sunod na sila. Oo. Oo. Ah, so pwede ka pag, pwede para pinapara ganon, kuya. Ayun. Hintayin nila yung next ano, ikot. May group picture na po ba? Hindi na kami nag-group picture. Ano lang kami. Kami-kami na lang. Relax lang tayo, hindi tayo nagmamadali. Talaga ano lang. Ah, so dito ang ano, ayan, dito. Ayan, so mag-start. Ayan po ba yung original talaga? Hindi po. Replica na lang. Gawa na lang po. Pero yung original, di kuryente o ano? Kuryente po. Nagpapatakbo po sa kanya dati, meral po po. That, no original na Tranvia? Opo, meral po. Nalala po siya nung World War II. Oh. Pero po yung mga release na to, galing po ito yun. Original po. So kanina nagkalesa tayo mga ka-fam. Ngayon naman, Tranvia. So, ito yung magaganda nilang features dito or activities na syempre sa sobrang laki hindi mo naman yan madaling maikot saka syempre pagka mainit nakakapagod ka agad. Relax ba tayo dyan? Sa hotel during the viewing po. Ah, viewing meron. Kung gusto niyo pong daan natin. Ah, sige. Sama tayo. Pam. Ayan. So, pag gusto niyo po mag-picture, pwede po tayong dito. Thank you.
lang. Oo. Sige, mag-a muna kami. Pwede kang kumara kung saan mo gusto mag-stop over. Oh, sakay na lang uwi sila sa susunod na biyahe. So, ganun. Ay, 75% na pala yung pag-a-reach. Ah. Siya ang pinakabago. Pinakabata ko, 1936. So, sa 1936 siya na yung pinakabata nandito. Ako, sinunod ko yung Casa Lubao. So, pag kumanda ka pala, yung jeep hindi ka mag-antekan. Pwede po, pwede kasi lang. Akala ko. Ah, ito ano naman to? Ito po, archival house naman po yan. Galing sa? Sa lumang larawan po. Pero kung larawan po ngayon, gano'n pa lang po siya po tayo. Nag-picture ka, para ka nasa Europe. Pwede rin bumisita sa loob. Para makita mo ito. Ito naman. Ito, archival house din po yan. Archival house din. Original na mga houses na yan dito, piece by piece. So, bago daw yan mabuo, bago nila tanggalin doon, pinipicturean muna isa-isa para pag dinala rito, makikita mo sa inyo magkakadikit. Para siyang puzzle. Ganun pala. Kaya talaga napakaganda. Pinagsama-sama talaga dito yung mga historical houses sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yung Tranvia. Nag-stop muna dito. Ito yung parang end point niya bago bumalik. Yan. So, magpi-picture taking daw muna kami. So, pwede dito mga ka-fam mag-picture taking. Yan. Kulay blue na yan. Tingin-tingin. Yan. Grabe, laki nito. Tapos, meron pa raw talaga silang expansion, no? See, oh. May mga construction pa doon, no? Yung area na yun, no? So, tingnan natin yung balsa. Ayun daw dito yung balsa. Ito yung balsa ride. Oo, so, kasama yung magbabalsa ride. Ang alin din pala ito yung alin, eh. Ang alin. Apa, ano po yan? Pagka high tide, mga siguro po. 10 feet lang po siguro. Pag low tide, yung mga 6 feet. Oo. Masarap mong lingwit dyan, ah. Marami pong isda dyan, mga tilapia. 10 feet daw yan. Ah, talaga? Saka malinis, ah. Mga alimango rin po dyan. Ayun, saan sabi mo, kuya, galing pa ng Maranao? Oo, yun. Galing daw ng Maranao. Galing po yun ng San Juan, Batangas.
Sa Balayan. Balayan. Ayun po, Candaba, Pampanga. Yun, Candaba. Po yung maganda po yung mga design sa ilalim. Ito, ito. Dito lang po. Ito, kuya, ano to? Ayan po, magiging coffee shop naman, kuya. Ah. So, parang open, ano lang siya. Ano po, bali nag-pandemic lang po. Structure, okay. Tika. Kaya siya hindi na po. Aircon na eh. Setup na eh. Ano po? Ano ngayon po, pinag-gagawa. Parang lang po ng mga meeting. Hmm. Tingnan niyo yung mga carvings. Ayan. Habi. Ceiling yan, ha? O, ito rin magiging coffee shop kasi ito. O, diba? Sobrang ganda. Kung maganda yung nandoon sa Quezon City, times 10 to. Sa dami ng mga makikita mo. Parang pasen na piece by piece. Opo, ganun po talaga. Parang sa lubak, tatanggalin nila sa right side, sa front, sa top. Eh, tulad yung may sign na occupant. Hindi ka pwede kumasa. Opo, hindi. Kasi, ano po yan? Kasi po yung island tree. Ayan, nakita na yung beach. Ayan. So, may access gate dyan. Sarap mag-picture dito. Try natin bumaba. Tingnan natin yung vista ng tinatayuan ni Pili. Sa pamosong Hotel de Oriente. Pwede daw pumasok dyan sa loob. Yan yung kanina sinasabi ng mga tour guide. Yung isa sa Kalesa, si Manong. So, ito. Tingin-tingin muna tayo dito. Yan natin yung lake nila. Hindi yata bumaba dito eh. Ito nakakatakot. O tayo malaglag. Tingin-tingin tayo. Mamaya, lalakad tayo dun sa may beach. Kahit day tour ka, may access ka dun. Pwede ka mag-swimming. So, aside from sa mga amenities ni tour, na activities dito sa loob, may access ka rin sa beach. So, ayan. Paligid niya. Dito yan sa likod ng Casa Lubao. Yung Casa Lubao, dito kami dinala nung jeep kanina kung saan ka magre-register ng mga activities mo. So, ang una namin ginawa yung Kalesa Ride, then yung Tranvia. So, ngayon, yung magdaddy kasi, naglalaro na sungka. Hinihintay namin yung mga friends namin. So, ayun yung magdaddy. So, ang activity dito, yun, pwede ka mag-billiard, malilim siya, may upuan. Tapos, ayan sila, maglalaro na ng sungka. And then, halabas tayo para maikot yung kabilang side. So, yun, dun-dun ka mag-register yan. Yan. Tingnan lang natin other side. While nag-wait tayo dun sa aming friends. Sabi ka na? Na darating. Actually, sila naka-check-in dito.
kami, nag-day tour lang sis. Kaya naman namin ng balikan. Saka wala may iiwan sa amin mga babies. So, hanggang 6 p.m. So, dumating kami ng 8 o'clock. Nag-ikot na kami kaagad. 8:30 siguro after na registration. Dami na naming nakita. Pero, syempre, sumakay kami ng kalesa. At saka ng Tranvia. At tapos nakikita nyo itong golf cart na to. Yan, for rent daw yan. 1 hour is 750. Para ikaw magmaniobra ng gusto mong puntahan talaga na lugar. Yan, siguro paghapon or paggabi na. Masarap na mag-ikot-ikot dito kasi hindi na mainit. So, ayan. Mamaya, iikot tayo dun sa mga places na hindi pa talaga na ikutan yung mga loob na mga kasa na yan. Ito kasi isa yung bahay na nailipat dito sa Las Casas. At bago po tayo pumasok sa mga loob ng bahay, eh kailangan po natin tanggalin ang mga suot na sa pin sa paa. Kaya po ito yung pagbibigay galang at respeto sa may-ari ng bahay. At bago po tayo magsimula, ay bibigyan ko lamang po kayo ng konting information. So sa walking tour, ang unang stop, ang unang pupuntahan na kasa ay ang Casa Lubao. So kung saan ka magre-register, yung taas nun, yun ay ipapakita nila. Ayan. So may volume lang ng konti. So hintay-hintay tayo ng time natin. So dito, kailangan mag-remove tayo ng shoes bilang respeto doon sa papaligid natin bahay. Sneakers lang naman yun sa akin. So, kaya pwede ko na alisin. So, yun yung mag-daddy. Pasok lang po tayo. Ang ganda. Sige po, pasok lang. Pasok lang. Laki ng bahay. Old house. Sige po, pasok lang po. Pasok po buka. So, ito yung Casa Lubao. So, kapasok po natin sa loob ng bahay, ay kakakitaan po natin itong nagagawin natin. Ito po sa building. Ito po ay replica po ni Juan Luna na pinangalanan po, Espana y Filipinas. Message po niyan, ito po ay pagkakasundo ng Espana at ng bansa ng Filipinas. Dapo po tayo sa bandang salas. Ano ba? Medyo may kaliitan po yung kanilang bangko. Bakit po may kaliitan yung bangko? Natingin niya po bakit? Dahil po noon, ang mga Pilipino ay mga 4 feet to 5 feet. Ang sabi, pagdating ng wheelchair at komportable niya, ay ikabili. Kaya kung hindi ka abot, ay sobra-sobra pa, malahi ka ng ibang lahi. Kasi maliliit lang yung chair nila eh. Pakita ko sa inyo. Komportable daw po kayo. Bababa lang yung chair. Bababa lang siya talaga dahil ang mga Pilipino daw noon, mga 4 feet lang ang taas. So, ayun. Ito yung bedroom nila. Ayan, no? Ang dining set nila. Napakalaki. At napakahaba. So, it's 10-seater. 8-8-1-2. So, 10. You can try daw to sit. Tapos, ito yung mga gamit pa talaga nung araw. Yan. Ito, may retrofit. Ito, eh. Ay, mga bed nung araw, sobrang laki. Ano kaya size ito? Ito siguro yung king size nung natin ngayon, no? Sobrang laki. So, kwarto nila. Laki talaga. So,
Ito lang yung regular room nila, pero ang laki-laki. Siyempre, meron siya lang rebulto dito. Yan. At ito yung CR nila. So, ito raw. Sinadya talagang butas-butas siya. Para ventilation. Kaya nga. So, that's the CR. May bidet ka lang sila? May bidet na sila nung time na yon. Oh, yon. Bidet daw, sabi ni Kim. Bidet na yun. Oh, really? Yan. Tapos ang flooring nila, kahoy. Ah, yeah. Oo, pagdabi. Ito si Lola Basyang. Alam naman natin na si Lola Basyang, famous siya sa pag-i-story sa mga bata ng mga kababalaghan, mga mystery, mga suspense, mga tungkol sa mga multo-multo. Ang hirap i-explain sa English, pero yun yun. So ayan si Lola Basyang sa Tagalog, kababalaghan, mga myth yan, folklore, kung ano-anong kinikwento ni Lola Basyang sa mga bata. So, ito si Lola. Hi, Lola. Ayan. So, ito yung magdadi. Ito ba yung aswang sa tulay? Ah! Oo nga. Pakita natin sa mga kafam. So, ewan ko kung nakikita nyo, doon sa metulay, sa ilalim, meron tikbalang, may aswang, yan. Yung mga ikinikwento ni Lola Basyang. So, ayun pala yun. Yung mga tungkol sa mga creatures na yan, actually. Ayan. Kaya enjoy na enjoy. Dati may ano, TV series ba yon ng Lola Basyang? So, yun. Nung maliit pa ako, favorite ko yun panoorin.